nakaluto ang nanay. Bali, ngayon, luluto ulit tayo ng leche flan. Ang pangunahing sangkap, ibab, condensed milk, sugar, saka, siyempre, egg. Yung anim na egg, na ganito kalaki, ang halo niya, sa rito, sa dito. Yung asukal, mamaya na to, punto sa lionera. Tsaka, ito, vanilla. Vanilla. Ngayon, sisegregate natin yung egg yolk, saka yung white yolk. Kaluto ang nanay, yung hindi ko mahanapan yung gamit ko na pang segregate ng egg, saka white egg, saka egg yolk. So, gagamit na lang kayo ng picnic para paghiwalayin yung egg yolk sa kayong work. Ayan o, guys. Ingat para hindi siya mabasag, hindi siya humalo sa white egg. Ayan. Oh, diba? Ang cute. Tapos, medyo sanggahin nyo lang ng konti. Ayan, para lumabas yung white. Ayan. Okay. Tapos na. Wala na siya. So, dilaw na lang yung natira. Ito na, guys. Perfect. Sandali lang. May sumasama. Ayan. Okay. Konti na lang naman. Tingnan nyo, guys. O, oh, ayan. Wala tayong ginamit na mechanism, ha? Pero, perfect yun. 1, 2. Jaran! O, nakita nyo? Buong-buo. Yan, nakaluto ang nanay. Wala tayong gamit. Isip na lang tayo ng paraan para magawa natin ng tama yung mga ilutuin natin pagkain ng ating mga anak. Hmm. Ito guys, oh. Haluto ang nanay, oh. 10 egg. Puro egg yolk yan. 10 egg siya. Yan. Tapos, mix natin. Yan. Huwag natin masyadong haluin para maiwasan yung bula. Kasi pangit yung bula. Sa 10 pirasong egg yolk, isang latang ano, malaki ng ibab. Tapos, lagay na rin natin tong condense. Tapos, vanilla. 2 tablespoon. Kaso di ko na sinukat. Kantyahan na lang. Alayin natin, guys. Alalay lang kasi iwasan natin bumula. Salain natin siya. Salain natin. Para siguradong smooth yung ating leche flan na kaluto ang nanay. Dalawang beses natin siyang sasalain para yung iiwan. O, ayan. Kung nakikita nyo masyado na siyang smooth, kasi, kaya ito sinasala. Kung makikita mo, i-close up mo. Minsan kasi, pag inihiwalay mo yung egg yolk sa white yolk, ayan, may sumasama. Kaya kailangan siyang salain. Ang isusunod naman natin, caramelize natin yung ano, ikaka-caramelize natin yung sugar. Ika-caramelize natin yung sugar. Yung iba kasi, kaluto ang nanay. Yung iba, di ba, iniisa-isa sa lianera. Ako naman, tutunawin ko nung minsanan sa pari. Tapos, isasalin ko isa-isa sa lianera.
Yun na lang yung technique natin para mabilis. Kasi yung nabili namin, yanera, maliliit siya. So, kung isa-isahin natin yung pagpapainit at pagpapatunaw ng ating caramelized sugar, aabutin tayo ng shab-shab dun. Kaya, ang gagawin natin, ikakaramelize natin sa isang pan. Caramelize natin siya. Alalay lang yung ano, yung apoy para hindi masunog. Hindi masunog yung ating kinakaramelize. Yung iba kasi na nakikita ko, nilalagyan nila ng konting tubig. Pero dahil sa hindi naman didikit dito sa ating ginamit na pan, tsaga lang pagkaramel, kailangan mahina lang ito. Hindi sa matunaw yung tubig. Maging karamel. Yung iba dito tinutunaw, guys. Kaso nga lang, maliit ito. Kaya, tutunawin na lang natin. Ginawa ko, hinugasaan, tapos pinadapa para talagang walang tubig. Lagi natin gamitin. Ayan guys, oh, medyo, kung nakikita nyo, medyo namamasama-sama yung ating sugar na ikinakaramel. Diyan. Ayan, oh, kita nyo. Ganda yung ginamit nating pan kasi hindi siya nasusunog. Hindi siya dumidikit. Pag ordinary, hindi ko lang alam. From solid to liquid, diba? Tapos pag so pagliquid gagawin solid. Yung tao naman ginagawang from solid to liquid. Hindi na alam mo kung anong gagawin, di ba? Ayan o. Gumaganda na yung kulay, guys. Oh, wow. Naamoy ko siya. Mabango yung amoy niya. Ano siya? Nagaano siya, napapalit ng kulay. Nagiging kulay kung saan siya nanggaling. Di ba yung ginagawang asukal ko mo yan? Pagtataka naman pag ano, puti na siya. Iisa-isahin na lang natin isalin sa lianera mamaya. Para hindi hassle. Minsan lang yung pagpapaano ng asukal. Saka minsan pag lianera talaga, hindi mo maiwasan na masunod. Kasi manipis lang siya. Kita mo. Pero dahil meron tayong pan na ganitong klase, ito yung ginamit natin. Kasi hindi siya nasusunod. Kung nakikita nyo guys, hindi siya kumakapit. Ayan, nakaramelize na siya. Diba? Mas okay to guys. Kasi isa-isahin mo rito. Tapos, pag nagkamalit at napabayaan mo, ang mangyayari, sunog. Eh, eto, okay siya. Oo. Hindi ko. Ayan, sinalin na natin isa-isa. Magusto mo daw mag-order ng ano? No. Yung parang yung dinala dito puto. Uy, masarap yun, anak. Gawa nga yun nung asawa ni Kuya na dyan, ha? Ah, ganun. Gusto niya? Sige, sige. Nagpapawal yun. Wash siya lang ating karapaan. Ito guys, oh, nilipat ko na aray ko mainit. Aray ko mainit. Sabay yun. Sabay yung ating ipit na maliit. Ito na. Mainit siya guys, ha. Ayan, oh. So, di ba balance yung ano niya? Balance yung pagkaka tunaw ng asukal. Kasi kailangan mabilis pala pag ano. Ito na guys. So, ilalagay na natin siya sa lianera. Sa lianera. Mainit kaya dito ko na inanusan. Stainless natin. Ganyan lang siya. Maliit talaga yung lianera na bilhin natin. Dapat anim talaga ito kung yung saktong sukat lang. Yan guys.
Pinagkasya ko sa alin na lianera na maliit. Pero dapat kasi, ano lang, medyo malaki dito. Hindi ko nga alam, baka mag-overflow yun din. Eh, sana huwag naman. Ito kalutuan nanay, magpapakulo tayo ng tubig. Ayan. Papakuloyin muna natin yung tubig bago natin ilagay ang ating leche plan. Ganyan ang itsura niya guys. Papakuloyin muna natin yung tubig. Ayan, hintayin natin kumulo guys. Kaluto ang nanay, tapos ilalagay natin yan. Balutin natin ito ng aluminum foil. Dito ka lang. Ayan guys, kumukulo na yung ating tubig. Lagay na natin siya. Tama na nga lang yung dalawa. Okay. Pakuluan natin siya ng 30 minutes. 30 minutes siya. Pinilisan ako doon. Ito na kaluto ang nanay. Bale, pinakuluan na natin siya. With aluminum foil. Ito na. May binuksan na ako rito. Palalamigin natin siya. Yan na siya. Mamaya-maya, isasalin natin yan. Para na tayong homemade, home ikananay, leche flan. Ito na, kaluto ang nanay. Ito na yung sinalang natin na leche flan. Pero meron pa tayong mga nilalaga ito. Ito muna. Hindi ko alam kung anong kahinat na ito ha, pero ano natin. 1, 2, excited ako. 3. Da-da-da-da-da. Oh, ito yun. I'm 52 years old. First time, I'm 52 years old. First time kong nagluto ng leche flan. Promise, God knows. Ito yung kinahinat lang. Kung talaga palang itatry mo, talagang magagawa mo. Diba? Ang cute to. Sarap to kasi pinaghirapan ko. Pwede ko na tong ipagmalaki sa mga anak ko. Saka doon sa mister ko. Kasi lagi kami bumibili. Iba pa rin yung sariling gawa natin. Ina. Kaya, ito na naman to po tayo, mga kalutuang. Excited ako kaya nabubulol ako. Ito na naman po tayo, mga kalutuang nanay. Ito po ang kalutuang nanay leche plan for the day. Thank you sa mga panonood. Sige. Asan si Mr. Tikin natin? Kuya Ayong! Kuya! Kuya Ayong! Lika! Ito, tatawagin natin si Mr. Tikin. Kuya! Dito na tayo sa Tiki Man Blues ng kaluto ang nanay. Ito na naman si Mr. Tiki, bagong ligo. Mukhang may iskinol. Tignan mo nga. First time natin magluto ng leche flan. Magbe-birthday na pala ako sa July 11, mga kaluto ang nanay. Kaya nag-try akong magluto. What do you think? Sarap. Yun! Nakuha mo yung sagot. Oo. Sure? So, sobrang sarap eh. Namuntik ng mathapon. Masarap talaga. Sapa. Sarap talaga. Sarap talaga? No? Yes! Kuha ako. At saka hindi siya masyadong matamis. Ano? Natandaman ang tamis niya. Ang ano pala natin dito, 10 na egg yolk, 10 pieces na egg yolk, 1 condensed na malaki, saka 1 ibap na malaki, saka 2 tablespoon na ano ba ang tawag niya? Vanilla. Vanilla. Yun. Yan yun. Okay na. Saka yung sa sugar, sa ikinakaramalize. Okay na. Ito na yung ating kaluto ang leche plan for the day. Masarap daw sabi ni Mr. Tikin. Okay. Thank you. Thank you.